Tayo na po ang lahat. Ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco de Assis ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagkakarukha at pamumuhay na hamak, matalunto-nawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa sa maligayang pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Nung panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, 20th taon ng paghahari ni Artaxerxes, dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, "Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala kang sakit. Bakit ka ganyan?" Sinidlan ako ng takot. Gayon may sinabi ko sa hari, "Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod ng pinaglilibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan. O ano ngayon ang ibig mo?" tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, "Kung pinahintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Juda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod." Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, "Gaano katagal ka roon? Kailan ka babalik?" Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan na rin ng mga liham para sa mga gobernador
sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Huda. Sa aking pakikiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asap, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng namuog na templo, ng pader ng lungsod, at ng tahanang aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ikay aking lilimutin, wala na akong aawitin. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang na mang ilog nitong bansang Babilonya, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang. Ang iniwan naming sa Siyon ay aming maalala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay inuutos nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag na kaming nangingibang bayan noon. Ayaw ko na ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga ng pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lang matutulugan o mapagpapahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna niyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay."
Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Nito mga nakalipas na araw ay narinig natin ang pagsunod sa tawag ng Diyos. Maging si Jesus Nazareno ay sumusunod sa tawag ng Ama. Kaya siya naging tao, kaya siya naparito doon sa lupa upang sumunod sa kalooban ng Ama. At itong mga nakalipas na araw, papunta siyang Jerusalem. At alam natin ang Jerusalem, ang lugar kung saan haharapin niya ang krus. Haharapin niya ang pagdurusa, ang kamatayan para sa ating kaligtasan. At narinig natin kahapon kung paanong walang makapipigil kay Jesus Nazareno upang tumalima sa kalooban ng Ama. Sapagkat para sa Kanya, ang buong buhay niya ay nakatuon sa tawag ng Ama. Ngayon naman, narinig natin may mga taong gustong sumunod kay Jesus Nazareno. Ngunit ipinapaalala ni Jesus Nazareno ang pagsunod sa kanyang tawag ay napapanahon at buong buo. Kung paano siya sumunod sa tawag ng Ama, sa kalooban ng Ama, sa tamang panahon. Kaya nga, lalo na sa Ebanghelyo ni San Juan, lagi natin naririnig ang salitang oras. Sapagkat para kay Jesus Nazareno, kalakip ng pagtugon ay ang tamang oras. Lalo na ang napapanahong pagtugon. Kaya nga, yung mga sumusunod sa kanya sa Ebanghelyo ngayon na nagbibigay ng kondisyon, ililibing ko muna ang aking Ama. Magpapaalam muna ako sa aking pamilya. Ani mo'y medyo pinapatagal pa muna nila. Hindi pa agad-agad ang kanilang pagtugon. Kaya nga, sinabas sa kanila ni Jesus Nazareno, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat. Hayaan mong ilibing na mga patay ang mga patay. Sa makatuwid, sinasabi ni Jesus Nazareno, ang pagtugon sa akin, agad-agad, ngayon na. Anong gustong ipagawa sa atin ngayon ng Panginoon? Na hanggang ngayon ay hindi pa natin ginagawa. Marami tayong dahilan. Marami tayong katwiran. At sinasabi pa natin, hindi pa ngayon. Pero sinasabi sa atin, ngayon na. Huwag natin ipagpabukas. Hilingin natin ng biyaya na makatugon tayo. Lalo na
ang panawagan ng pagbabalik-loob sa Diyos, ang pagbabagong buhay, ang pagtalikod sa kasalanan, ang pagsasabuhay sa pag-ibig natin kay Jesus Nazareno. Madaling sabihing, mahal ko si Jesus Nazareno. Tagasunod ako ni Jesus Nazareno. Deboto ako ni Jesus Nazareno. Ngunit talagang tayo'y alagad ni Jesus Nazareno, tutugon tayo agad-agad. At hindi lang agad-agad, tutugon tayo ng buong buo. Hindi pwedeng kalakalahati, pira-piraso, unti-unti. Nandun dapat ang hangaring ibigay, ialay ang lahat-lahat. Sapagkat kahit si Jesus Nazareno, nung sumunod siya sa Ama, lahat-lahat inalay niya. Wala siyang itinira sa kanyang sarili. Maging ang kanyang pagka-Diyos, hinubad niya. He emptied himself, sabi nga ni San Pablo. Walang natira. Inalay niya ang lahat. Tayo kaya, ano pa yung itinatangi pa rin natin? Ayaw pa rin natin bitawan. Ayaw natin ialay sa Kanya na nagiging hadlang para makasunod tayo ng buong buo. Sabi nga po, pag ibinigay natin ang lahat-lahat sa Kanya, matatanggap din natin ang lahat-lahat sa Kanya. Minsan nagtataka tayo, bakit hindi pa natin matanggap ang lahat-lahat sa Kanya? Siguro nga dahil hindi pa natin naialay din ang lahat-lahat sa Kanya. Ang pagtugon kay Jesus Nazareno, agad-agad, lahat-lahat, sapagkat ganun din ang ginawa niya sa pagtugon sa Ama at sa pagmamahal sa atin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inilulog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil tinatawag tayo ng Kanyang anak na si Jesus upang sumunod sa Kanya. Manalangin tayo ng may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. Ang ating tugon, Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat na nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang ating komunidad, naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga nawala na ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasa ng ating krus. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyan ng lakas ng kasiyahan mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga yumauna, sumunod kay Jesus sa buhay na ito,
naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama sa langit, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon na mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus, na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco de Assis sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyo'y kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, San Francisco de Assis at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung lagi kaming nangangatwiran, lagi naming pinatatagal ang aming pagtugon sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas, linisin niyo po kami at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon,
hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na October 5, Huwebes, sa ganap ng ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maari kayo kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco de Assis, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa, sa mga tumutulong sa simbahan, sa inyong pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapagawa at paglinis ng ating simbahan, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Agad-agad, lahat-lahat, ito ang sagot ni Jesus Nazareno sa tawag ng Ama. Ganon din sana ang maging tugon natin kay Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa kasalanan, ang krus mo'y inamatayan ay sa isang